ano yung mga parts na of the traditional na sasakyan na pinagtatanggal ninyo yung mga parts na yun? Ang tinanggal po namin din is mismo yung ICE. Okay. Internal combustion engine. Transmission. Okay. And then pati na po yung lalagyan ng gasolina, wala na rin. At saka yung propeller, wala na rin. Mm-mm. Ano na lang ang natira doon sa the usual na kotse? Anong natira na lang? Ang natira po yung differential. Oo. Ngayon yung preno. Oo. At saka yung electricals para sa mga ilaw-ilaw. Oo. At power steering na rin po. Sir, first time to sa buong mundo? First time. Wow. Ito po yan. Tatalunin ninyo lahat-lahat ng tumatak bumbas. Mm. E-bikes. Lahat na. Gasolina. Wala ng battery. Mamamatay diyan ang battery. Mamamatay ang petroleum, ang coal, lahat na nagpapower sa ating mundo. At marireverse ang ating climate change. Walang pollution. Hello, sir. Morning po, sir. Apo. Si Sir Elias Delos Santos po ay isang scientist. Tama, sir? Inventor. Inventor at mahilig lang sa mga iba't ibang idea para kumbaga ma-improve ang ating sistema. Mm-hmm. So basically, andito po tayo kasi may na-invento si sir na mapapaandar ang kotse na hindi kailangan ng gasolina at hindi kailangan ng battery. At tinitignan din namin, sir, kung ano ang application ng invention ninyo for agriculture. Pwede hong ipower na yan ang mga pumps para sa irrigation. Aha. Pwede ipower ang mga lahat ng makinarya na kailangan sa farm. Sa farm. Mm-hmm. At saka nakita ko yung inyong pagluluto ng citronella. Citronella. Pwede rin yon. Pwede yung pangluto. Kasi kuryente po ito. Pwede po yan. So exciting po yung episode natin ngayon kasi marami palang application lahat po sa ng, farming. Lahat po ng gumagamit ng kuryente. Basta lahat ng gagamitan ng kuryente, pwede siya. Everything. Bahay, sasakyan, bangka, yung sa fishing. Oo. Pati po mga, actually, barko, pwede. Pwede. Oho. So, refrigeration, sir? Refrigeration, pwede. Pwede. Everything na gumagamit ng kuryente, oo, gumagamit ng internal combustion engine. So, halimbawa po, merong isang kwarto na gagawin kong refrigeration para sa gulay o kaya marami kang meat, mga nag-harvest ka na maraming chicken, prenasis mo siya, pwede mong i-ganon? Pwedeng pwede po yan. Actually, plano nga nung anak ko na magtayo ng ice making production. Okay. Kasi ang ice making machine naman available. Oo. Wala hong pollution pati ito. Okay. Dahil ang kuryente po nito nanggagaling sa ating sa atmosphere kasi narin yung ating mga radio waves. Mm-mm. Ayan hong dalawang yan na mga luma kong sasakyan. Ayan po ang power niyan. Ito ng mga generator na to actually. Ito si Engineer Yusano. Hello, sir. Ah, okay. Iyan po ang nagpa-power niyan. Yung makina po, tingnan ninyo kung ano nangyayari sa makina. Sir Eli, ano ang tawag dito sa invention mo? Ano yung term? Ano tawag sa kanya? Engineer. Engineer. Electro-plasma generator. Electro-plasma generator. Plasma generator. Okay. Ano pong ibig sabihin nun? In layman's term? Yan po ay pinapatakbo. Nagsusupply po ng power na galing po siya sa frequency na nanggagaling po sa mga satellites, data networks, AM, FM,
radio frequencies, tsaka TV. Doon ka kumukuha po? Anong, ano? Ang isang kahit point of millivolts na nakukuha niya galing sa frequency, kaya niyang i-step up sa mas mataas pa na current. Mag-iipon siya na mag-iipon ng mataas na frequency hanggang sa makaipon siya, then i-step down naman niya to 220 volts. Radio, TV, tapos yung signal ng cellphone o signal ng satellite, iniipon po niya. Kaya kahit nasaan kayo, meron namang satellite sa itaas at marami rito sa ating mga TV at saka cellphone lalo na. Like po ito. So, halimbawa po, okay, satellite, o given, kasi nakakalat na yan. So, yung mga, let's say, cellphone, nagtayo sila ng mga tower. So, pati yun, makakatulong siya. Lahat po. Lahat po. Lahat. Lahat na may signal. Lahat na may signal. Opo. So, hindi natin kailangan magkaroon ng sarili na na infrastructure. Nakikiamot lang sa ano. Nakikiamot ka lang. Opo. So, libre. Libre. Hindi mo kailangan magtayo ng sariling ano, infrastructure. Tsaka laging nariyan. Okay. So, ito pong Pajero ay wala hindi na, siya gumagamit ng gas at hindi na siya gumagamit ng sa yung makina na supposedly yung pang kotse. Yung internal combustion engine. Wala nang ganun. Tinanggal na po ito. Actually, ang aircon po nito ay window type na. Ito okay. Po kasi yung motor na ito para lang sa power steering, sa preno. Yan lang. Ang aircon niya, nakakabit na yan sa pa isuksok nga yung ano. Paanda rin na ito. Pre! Pre! Paanda rin na ito, pre. Actually, di. Wala na pong makina. Wala na rin po ang transmission. Okay. Ang pinaka driver niyan, isang ganito AC motor. Ito, AC motor na lang. Malaki ng konti, 10 horsepower. Ito po ay 5 lang. Na iyon ay nakarekta sa differential. So, wala na pong propeller yan. At wala na rin, nalistan namin ang lalagyan ng diesel. So, ang dami, kumbagang parts na Inalis na. Hindi yan. Na siya, sila kailangan. Makina po yan. Ito, yung, ito pa yung makina niya. Oh, yes, transmission. Actually, dalawang sasakyan ang ito yung kanyang mga tambotso. Kaya wala nang laman niya. Ito yung mga ano. Tambotso, hindi na rin kailangan. Hindi na kailangan. Wala na siyang exhaust eh. Pero ito po na, itong sasakyan na to nagagamit nyo. Naitakbo na namin yan. Eh, hindi lang may rehistro kasi kanga hindi pa nila kinikilala eh. Ah, hindi mong may rehistro? okay. Kasi wala yung typical na parts na hinahanap nila doon sa registration. Eventually. Kasi actually, naka ilang beses na kami in-acknowledge siya ng Department of Energy. And then, pagkatapos doon, pumunta rin kami sa, nag-demo kami sa DOE. Yan po ang ano na, ang power steering at saka preno. Tingnan mo yung gulong at umiikot na doon sa kabila po. Dito? Ah, okay. Kasi may driver po yan na variable frequency driver. Yung ganun lang kalaki. Asan po yun? Yung hawak niya? Yung hawak niya. Ano mga pipe, kung mga siya doon. Pwedeng patulinin, pwedeng pahinain. Yan, medyo maingay, pero pag nakalapag na, walang ingay. Kasi medyo nakabitin ang kanyang differential. Eh.
phase motor. Anong ibig sabihin po nun? Ibig sabihin po, hindi po siya single phase na transaction sa bahay. Universal. Yan, nagre-reverse siya ngayon. Ito, natin, ha? Okay. Forward. Pinakita ninyo sa amin na demo nung kotse, mm-hmm. Pwede bang i-recap mo yung nakita natin? Okay. Kagaya po ng generator na ito, is pareho din po sila na system. Okay. Bali, sinubukan kasi namin i-try kung kakayanin din yung magtatakbo ng sasakyan. Mm-mm. So, kasi nakakuha kami ng idea galing sa mga e-bikes. Kasi ang e-bikes kasi most on, kailangan pa i-charge. Oo. May battery. Mm-mm. So, itong amin, ang motor kasi nito is three-phase motor, pure electric AC. Okay. So, sinubukan namin ikabit, then okay naman po siya. Okay. Saka ito po is hindi mo na kailangan i-charge. Mm-mm. And wala pong malalobat. Ano yung mga parts na of the traditional na sasakyan na pinagtatanggal ninyo yung mga parts na yan? Ang tinanggal po namin din is mismo yung ICE. Okay. Internal Combustion Engine. Transmission. Okay. And then pati na po yung lalagyan ng gasolina, wala na rin. At saka yung propeller, wala na rin. Mm-mm. Ano na lang ang natira doon sa the usual na kotse? Anong natira na lang? Ang natira po yung differential. Oo. Ngayon yung preno. Oo. At saka yung electricals para sa mga ilaw-ilaw. Oo. At power steering, ngayon po. Okay. Ngayon yung aircon, ay palibhasa po 220 na ang power niyan. Mm-mm. Eh yung aircon, di pwede na pag-anahin. Pinakamadali. Sa halip na ayusin mo yung kanyang aircon na original, nilagyan na lang namin ng window type. Uh-oh. Pwede rin po riyan ng split type. Itong generator, hindi ba masyadong bulky para sa sasakyan? Sa totoo po, iyan, sa susunod. Liliit? Iyan na po, kung sakali. Iyan na. Ito? Ito, kulang na lang ng isang pyesa. Yan ang magiging kapalit niya. Ikutan mo nga, Mike. Yan na po, actually. Okay. Yan ang magiging kapalit. Palit po ng palit. Oo. Kasi so, ang una naming gawa, yun. Yung? Yan, yung redeemer na yan. Ito, itong malaki. Yung nasa loob. Okay, Mike. First. Ito yung original version. Yung first nandyan, version. Yung redeemer. Yung makina na yan. Yung generator na yan. Yan yung original na version. And then, sir, pinalit ninyo. Ito so, yun. Sumunod. Ayan na. Okay. Starex. Lumiit. Malaki yung linet. And then, lumiit lalo dito sa nakakabit sa Pajero. Opo. Pakita natin. Okay. So, ito na yung third version. Opo. Okay, lumiit siya. Pero nga, ang question ko kanina, sir, para sa kotse, parang malaki pa rin siya. And finally, ito na siya. Ito po ang latest. Ito yung latest. Opo. Yan. So, palit siya ng palit. 7,500 watts. Ganyan po ang makina niyan. Kailan po nag-start to, i-develop niyo itong invention niyo? So, 2016, noong nag-start kayong gawin itong invention? Simula, research, and then naghanap ako ng magagaling na engineer. Mm-mm. Well, dumating ang sa ilan din yung aking kinuha. Nasabi nila sila ay magagaling. Eh hindi naman pala kaya. So ito lang ang nakagawa na. Tagal na siya sa akin, I think around 2 years. Mm-mm. So it took us around 5 years
to come up with the right technology. Bakit nyo naisipan? Anong ano nyo, anong inspiration niyo? Bakit gusto nyo maggawa ng invention na kagaya nito? Well, for one, unang-una siguro inborn sa akin ang mag-develop ng something. Kasi way back, yung 3 days war ng Israel at Arabs noong 1963, inabot ko kasi sa panahon ko yung mga biglang pagbabago ng takbo ng petroleum. Okay. Kasi ang kotse ko noong panahong iyon ay yung malaki na D6 na American car. Di Soto Diplomat. Yung parang yung kotse ni Batman. Okay. Eh, noong panahong iyon, ang ginagamit kong ang gasolina nung araw is 9 centavos eh. Ang isang liter. Litro. Oh. Kumbaga, ako yung taga San Pablo, balikan ko, 5 piso lang. Eh, ang layo na nang naitakbo. Then, karoon na naman sila ng increase. Increase na increase. So, pumasok na sa isipan ko yan. Ako gagawa tayo ng paraan para masolusyonan natin na siyang nagpapahirap sa ating bansa. Ito ngayon ang pinagkabalaan ko. Meron na rin akong kaunting naipon. Magre-retire na ako. 7 ang edad ko nung panahong iyon. 75 na ako. Ngayon? Eh, ngayon. Inabot kami na 5 taon dito. 80 na ako. Okay. Kaya, awan ng Diyos, matapos na rin. Oo. Mayroon na kaming ano, ibang klaseng technology. Pero ang problema, hindi ma-perfect. Okay. At saka bulky 'yon, maingay. Mm. Wala na lang pinagkakalas na namin 'yon, in-scrap na namin 'yon. Mm. So, siya naman, marami rin siyang technology na sinubukan. Eh hanggang sa makarating na kami rito. So it really very expensive. Kasi 5 years na bubunuin mo yan. Although, ako, malaki ang ibinadget ko rito. Pero, ayun, 2 lupa na ang naibenta ko. So, awa ng Diyos. Ito, medyo sa December 8, schedule namin sa NEA, National Electrification Administration. And, sabi nung administrator, kasi pangalawa na namin, pangatlo na namin punta sa kanya, na successful naman lagi ang aming demo. I believe, baka bibigyan nila kami ng suporta na mayroong MOA para siguro to finally, medyo may kamahalan po ito. Ang mga pyesa. Okay. Kung gusto niyo mura, marami. Diyan lang kami bumibili sa raon. Mga China made. Or segunda manong surplus galing Valenzuela. Gusto mo na matibay, kumuha tayo ng US parts. Okay. Mga original or Japan or Germany. Sa cooperative po, ang plano nila, hindi naman nila alisan ng hanap buhay ang cooperatives. Oh. Kung di, cooperative meaning ito yung mga nagsusupply ng kuryente sa kanila? Yes, sir. Mga provincial, okay. Yung mga... Mayroon sila mga franchise? Oo, yung... Like Kisel, Comeral. Oo, parang ko lagi sa dulo. Okay. So yung mga cooperatives na yon ay, di ba, nag-generate sila ng kuryente? Okay. So ipapalit? Hindi naman siya totally ipapalit. Oh. Kumbaga, itong generator po na ito is dadaling sa mga lugar na hindi naaabot ng cooperatives dahil sa layo, distansya ng... Okay, so hindi na magkakabit ng linya ng kuryente. Ito na lang. Hindi na po. Kasi napakamahal. Okay. Ang isang kilometro ng linya, sabi ang gastos nila is 1.5 million. Eh, kung 10 kilometro ang layo ng bundok na may sityo. Anong difference nito sa solar? Anong sir, advantage nito? Ang solar is may limit. Dahil na-drain. Dahil may battery siya. Oo.
Ang generator po namin is 24/7. Ah, under siya. Yes. Okay. Yan ay mga 1 kilowatt lang. Oh. Parang 1,000 watts. Okay. For household, kayang-kaya. Sobra-sobra. For industrial, ayun. Ito na, mas malaki. Opo. At saka ito po, yung kinabit ng litres. Industrial yan. Same, actually, same lang po yan. Okay. Let's say, for example, sir, yung... Di ba may mga storage? Halimbawa, onion. Onion storage, ganyan. Kakayanin niya yung... Mahina lang ang lamig doon. Kailangan. Gaano kalaking storage facility ang mapapagana, let's say, nito? Kung building na ganito, mga, sabihin mo, mga 10 ganito. 10 ganito kalaki eh? Na storage. Ang kaya nito? Pwede po yan. Kasi hindi naman kailangan ang prosen eh. Kasi onions lang. Yes, yes. So, parang chiller lang siya. Opo. Parang aircon na mataas. Ah, parang aircon na malaki. Opo. Oo. So, Mike, pakita mo nga ito. 10 ganito. Itong building, itong structure na to, 10 ganito, ang kayang palamigin nung ganitong kalaking makina. Kasi yan naman the chiller. Yung, chiller. May mga ducting lang yan sa itaas eh. Okay. Makikita mo sa Wilcon, ano? Diyan sa mga Wilcon. Apa-apa. Makikita mo yung lamig doon, mas malamig pa naman doon kasi mas mababa. Oo. Eh, naka-duct lang yon. Ayan, Wilcon. Wilcon. Yung mga stores ng Wilcon, kakayanin nito, sir? Kung pampalamig lang ng aircon, okay. Itataas lang natin ang kilowatt niyan. Hindi natin masabi kasi hindi rin natin masabi kung ilan ding kilowatts yung kailangan din. Dahil may hindi, mag-ano tayo, for the purposes of discussion. Mm-hmm. Tataasan lang natin ang kilowatt. Kung halimbawa, kung 1,000 kilowatts, eh di gawin natin na mga 5,000. Nasa ano lang po yan. Okay. So hindi magbabago po itong laki na itong makina na to? Hindi naman kailangan. Pwede po siyang i-upgrade. I-upgrade. Pwedeng i-upgrade. Pwede. Na-mention mo, sir, yung distillation. Aha. Okay. Oh. Gaano kalaking makina ang kakailangan mo doon? Kasi right now, ang okay, yung na-feature ko, ang problema nila, di ba? Firewood. Okay. Siyempre, hindi sustainable yun, di ba? So, kung ito yung gagamitin, gaano kalaking distillation machine? Para bang katulad ng pakuloan ng lambanog. Oh. Okay, boiler. Broiler, boiler. Siguro, mga nasa... Hindi ko lang po alam kung nakikita niyo yung boiler dito sa craft. Saan pa? Craft along sukat. Yung craft cheese. Apo. Oh, yung craft cheese. Kung gaano po kalaki ang boiler nila doon, is yan kaya. Malaki yun. Kaya niya? Malaki ang sa craft, yung factory ng queso rin sa malaki. So malaki? Malaki. Pwede ko pong paandar. Oh, sige sir. Sir, sa mga ano mga farms maganda to, no? Ay, oo. Kahit yung mga nag-ano, yung mga hatchery, tama. Tapos yung mga tawag dito, yung mga prawn farm, 'di ba? Kailangan nila ng ano, aerator. Yes, kailangan 'yan. Anything that needs motors. Tulad yan, sa ano kasi sa mga fish pan, so kita mo yung correct, sir. Hinahalo nilang parang paddle wheel. Oo.
sa mga piggery. Dapat naka aircon. Oo, yung mga tunnel vent. Yes. Poultry, piggery yeah. na naka tunnel vent na ngayon. Yeah. Opo. Ito. Opo. The best ito. The best. So, it's been, sir, powered by Tesla coil. Powered by? Tesla coil. Actually, itong Tesla coil na to is gawa po namin and okay. upgrade na rin po namin ito. Ah, hindi okay. gaya po ng Tesla coil nila. Okay. Magkaiba? Magkaiba po sila. Okay. Ang Tesla coil po namin is hindi mo kailangan supplyan ng kuryente. Mm-hmm. Kasi siya mismo ang magsusupply ng kuryente. Ng kuryente. Saan ka graduate, sir? Pamantasan po. Okay. Sir, first time to sa buong mundo? First time. Wow. Ito po yan. Wala pa naman akong nakikita sa kahit saan o nababasa na meron itong walang battery, walang fuel, mm-mm. walang pollution. Ito po ang plasma. So, para makita niyo ang plasma, okay. ito po, papakita ko sa inyo. Nakakapatay din ta, kuryente. Makukuryente ka rin. High voltage po ito. 3,400 volts po ito. Wow. So, ito po ang plasma. Teka, natatakot ako. Hindi naman. Diba sir, marami yung mga planta na gumagawa ng kuryente na gumagamit ng iba-ibang fuel. Bunker fuel or... Or pati yung mga ipa. Diba? May mga ganon. So, hindi na kailangan lahat yun. No more. No more? Ito na lang ang gagamitin mo mag-produce ng kuryente? Yes. So even kay Meralco, pwedeng ito na ang mag-supply ng kuryente niya? Opo. Kaya, wow. Isang kalaban talaga nito ay ang petroleum at saka coal. Yun ang pinakakalaban. Actually, pag lumabas ito, pati po battery, yung mga EV cars, ay, medyo... Sagasa sila lahat. Yung mga negosyo yung nila sagasa. Eh. Ganun nga po. Eh. Masisira. Babagsak sila. Okay. Sir, ano at sa tingin mo? Anong first time mo ba ilalabas to sa amin? First time. Sinong ibang nakakita na nito? Well, dito sa department. Okay. Pero sa media? Wala pa? Wala. Kasi unang-una, wala namang naniniwala. Walang naniniwala. Ariin lang kayong kaya nga eh, it's a joke, sabi nga ni. Naglagay ako sa ano nito sa Twitter. Oh. Nag-upload ako sa Twitter. Oh. May ibang sumagot din. Si Elon Musk mismo. Oh. Nakita niya? Nakita niya, pero sa yung unang mga labas pa namin. Oh. Ano sabi niya? Sabi niya, it's magic. It's just magic. That's all. Iyon ang comment niya. How, paano mo interpret yung comment na yun? Maaring sarcastic. Ika nga, magic. Hindi naman kapanipaniwala. Oh, okay. Ayan naman. Sige, ito naman. Andun to, ano pong ino-observe natin dito? System nito, meron tayong step down at step up power. So, yung mataas na voltage na may nito niya is ito. Step down na pababa. Mm. So, para ma-convert niya sa 220 volts na kailangan natin. Ito po ang arresto. Kasi kung wala po ito, magkakaroon po siya ng arc. Makikita niyo yung kuryente dyan sa mga tanong. So, kung wala po kasi po ito, makikita niyo kahit yung kuryente na dito. Mga ganyan. Ah, okay. Pero may pangontra naman po tayo. Tulad nito po. Kikita niyo yung dingding. Mm. Tingga po yan. Lead. Yung parang katulad ng inilalagay sa X-ray room. Oo. Yan po. Manipis na lead.
Sir, curious lang ako. In saan mo pinost ka mo yung ano mo sa Instagram? Saan mo pinost? Sa Twitter? Twitter. Nag-post ka sa Twitter. Mm-mm. Sa text lang. Text lang. Sa, diba, may picture ba? Meron picture. Naka-upload na picture. Pero hindi nakikita ang loob nito. Nakikita lang nila, umaandar yung mga motor. Okay. Pero hindi katulad nito na i-open ko. How come na ano, si Ion Mas mismo nakita niya yung post mo? Well, parang sumagot siya eh, doon sa... Ano na yun? Siya ka talaga yun? Ewan ko lang. Maaaring hindi naman. Mm-mm. Sa totoo lang, pinoproteksyon na nila ang petroleum at coal. Okay. Kaya hanggat maaari, ayaw nilang... Kumbaga, yung mga ganito, medyo hinaharang nila talaga. Okay. So, kasi dito sa atin, oh, okay. Nothing is impossible. Okay. Sir, balik tayo dito sa research mo. Opo. Itong research mo at present, it's completely done or ongoing pa rin ang improvements? Halos. Ang kailangan na lang natin dito ay ang makagawa ng ang mga parts, yung mga pyesa, mga electronics, ay yung original na galing Japan, US, or Germany. Kasi ito, galing sa Raon at galing sa Valenzuela, mga pyesa nito. Mm-hmm. Kasi masyadong mahal. Well, isipin nyo, may isa kaming binili na diode. Ang diode dito, sabihin mo ng 80 pesos ang isa. Mm. Sa US, tumingin din kami sa Amazon. $19.95. O sabihin mo ng $20 ang isa against 80 pesos. Mm-mm. So, ganun kalayo. 80 pesos is less than $2. Less than $2. Tapos yung sa Amazon, $19.95 or $20. So, malayo. Napakalayo. Pero, kung kailangan... Okay. Sir, itong makina na nakikita natin ito, magkano yan ang gastos mo dyan? Ilang milyon yan? Sa totoo lang po, lahat-lahat for the last 5 years. Naggastos mo sa research mo? Mga 62 million. 62 million? Yes. You're willing to gastosin yung 62 million yes. for this invention? Well, ikaw nga kasi nakapag-ipon na rin ako. Kumbaga, sinugal ko ang more or less mga aking pag-aari. Kasi meron naman akong mga hospital. Okay. At meron akong factory ng rubber. Okay. Meron din akong investment doon sa maintenance ng LRT. Okay. And then, awa na yung Diyos, nakakaraos pa naman. Okay. Ano ang nakikita mo dito? Ano ang nakikita mong return dito sa 62 million? 62 million. Investment? Ano yes. ang nakikita mong return dito, sir? Sir, pag ito ay naibenta natin, sabihin mo na lang sa isang kumpanya, sabihin mo Chinese, na gumagawa ng bus. Ito ang gagawin nilang makina. Just imagine kung gaano kalaki. Tatalunin ninyo lahat-lahat ng tumatakbong bus. E-bikes. Lahat na. Solina. Wala ng battery. Mamamatay diyan ang battery. Mamamatay ang petroleum. Ang coal. Lahat na nagpapower sa ating mundo. At marireverse ang ating climate change. Walang pollution. Walang pollution siya. Ayan, umaandar yung mga ventilador. Hindi ka ba eventually, ng gobyerno para i-regulate ka? Sa akin, kasi ang ano ko naman talaga, kapuna, saan ba tayo pupunta, kundi nasa dapit hapon na tayo. Oh. Gusto ko maiwanan ito sa Filipino. Okay.
at sa buong mundo. Okay. Hindi mo na madadala sa kabilang buhay ang kung ano pa man. Sabi nga ni, sino ba yung artista? Si Denzel Washington. Oh. Have you seen a hearse followed by a U-Haul? Hmm. Sa States kasi, pag ikaw yung mag-ibang lugar, yung kotse mo, hila-hila mo yung U-Haul, aarkila ka ng trailer, mo ilalagay yung mga ari-arian mo, dala mo. So sabi niya, have you seen that? Hindi mo madadala yan kabilang buhay. So you might as well leave it to those who need it. Hmm. Kaya ito ang ating magiging sama, mana sa mga Pilipino at sa buong mundo. Okay. Sir, ano ang biggest struggle mo o challenge mo para ito ay tanggapin ng any takers, any company or buyers or even the government? Ano yung biggest challenge para tanggapin nila itong technology? Ang gusto ko lang mangyari, dito muna i-manufacture ng mga magkakaroon ng shares dito. Halimbawa, foreigner. Okay. Pangarap po na, halimbawa, China or Japan or anybody, kailangan nila ito sa kanila. Okay. Pero dito nila i-manufacture ang generators. Okay. Bago dalhin doon sa kanila. Okay. Kahit na gaano karami, kayo lang ang mag-manufacture para sa inyo lang. Ganon din ang US. Gusto ninyong gumamit ito sa inyo? Sige, gawa kayo ng mga factories dito at dalhin ninyo sa inyong yari. Gusto niyo basta dito gawin? Dito gawin para ang Pilipino magkaroon ng trabaho, wag na mag-abroad. Kasi isipin mo, gaano karami ang nag-abroad na Pilipino, mga professionals pa. Kahit na sila ibigyan mo lang ano ko, ang mag-minimum lang tayo ng, kung sa kanila ay $15 ang minimum, $5 lang dito ang minimum. Para hindi na maghirap ang mga Pilipino. $5 minimum, happy na ang Pinoy diyan. Okay, sir. So the technology is ready for commercialization. Opo. Ikaw ba top notcher? Top notcher ka ba sa board exam ganyan? Hindi naman po. Pero hindi naman ako nagbumagsak. Mahilig din lang yan sa research. Kaya research. Mahilig yan mag-ano. Kaya nagkatugma kami ng hilig. O, ayan. Kaya, para sa Pilipino. Ano ang partnership ninyo, sir? Na engineer? Engineer? Yosano. Ruel. Anong partnership ninyo, sir? Ang partnership namin, well, siya ay kasama ko rito. Okay. Hindi lang siya empleyado. Okay. Although meron siyang tinatanggap sa akin na monthly. Okay. Pero, parang anak ko na rin yan. So, kaya, 85 ako. 45 ka. 44. Oo, bata pa. So, definitely, kasi yung mga anak ko naman, iba naman ang mga hilig noon. Pinag-aralan nila ay tungkol sa negosyo rin, pero walang technical. So, sino ang sasambot niyan? So, mari yung kanila, sila ang sa paperwork. Pero siya ang talagang sa engineering. Okay. Sir, kung i-layman's term natin, pinakasimple, paano mo i-describe itong invention mo? I think this is God-given. Okay. Na pati nga, nagulat ako nung banggitin niya sa akin ni Administrator Juanesa. Sabi niya, minsan nag-iisip sabi niya ako dahil ang kumpanya mo, Redeemer. Ang pangalan mo, Elias Delos Santos.
Alam mo, sabi ang Elias kung ano? Bakit ka pinangalan ng Elias? Sir, hindi ko rin alam kasi siyempre baby pa ako. Yung lolo ko ang nagbigay ng pangalan niya na minsan tinutokso nga ako nung bata pa ako. Elias. Ang pangalan niya. Ba't hindi ka pangalan ng Richard o Roberto o what? Yung mga magaganda. Ako ay iwan ko. Pero dumating ang panahon, eto na. Ang ibig sabihin pala ng Elijah, iyon ang tinatawag ni Jesus na Eli, Eli sa Baktani. My God, why hast thou forsaken me? So, kaku, sa akin naman, hindi ko naman siniseryoso yun. Kaku, siguro nga ho. Then, as time goes on, palibasa, naging, sabihin mo ng religyoso ako, in a way na kinikilala ko ang Diyos, hindi sa kung anong relihiyon. Kaya ito, ang paniniwala ko ay bigay ng Diyos at kailangan siguro kako ito ang magliligtas sa ating mundo. Kaya, tama-tama, kako, please, bago ako mawala, maiwanan ko na ito. Happy na ako roon. Kaya, hindi mo na madadala yan doon. Kung whatever happens, then maybe pagdating doon, at least nagawa ko na ang para sa akin. Kaya, ang Pilipinas, ang gusto kong makabangon, mawala yung walang tigil na away, walang tigil na agawan sa power. Ito ang magbibigay sa atin ng kalayaan siguro. Okay, sir, sa mga nanonood sa atin, okay, hindi natin masabi kung siya, iba-ibang ano sila, yung demographic. Ano po ang mensahe nyo sa mga nanonood na baka magka-interest dito sa invention niyo? Well, everybody is welcome. Okay. To share in this God-given inventions that we have. And maybe with your help, we can go beyond this. And as all things are, this is a very, very big tool for the God of mankind. Okay. But this is going to be also a very, very bad tool if it is used for the evil ones. Kaya, sana gamitin lang sa kabutihan, sa kaligtasan. Gamitin lang natin sa mabuting paggagamitan, lalo na sa agrikultura. Alam mo, pag mayroon ka nito, ang mga disyerto mawawala. Pwede mo nang diligan, taniman. Pwede mo nang, pwede ka nang magkaroon ng city sa ilalim ng dagat. Okay, sir, bakit ano? Bakit sa amin yung napili na ilabas itong invention ninyo? Aywan ko, pero siguro ginaguide lang ako. Okay. Kasi lagi naman ako nanonood ng iba't ibang ano. Ano ba, kay Tulpo. Parang hindi ako nag-attempt. Pwede rin kay Jessica. So, parang hindi ayos eh. So, napanood ko yung ano mo, citronella. So, nakita kong narinig ko explanation mo. Ang salita mo is marahan, clear, at ang iyong camera, yung mga tama ang mga ano,
ako dito, tawagan ko nga. May telepono ba? Ay, meron. Kaya, tinawagan kita. Kaya, okay. Ano pa, sir? Meron ka pang gustong mensahe bago natin i-close ang... Siguro na. Engineer muna. Ka muna. Lapit kasi para marinig yung boses mo. Sa mga hindi maniniwala para sa amin, kung wala po sa lips na to, pwede naman po tayo gumawa ng bagong lips. Nice. Sir. Siguro na naipakita na namin sa inyo kung ano ang kakayanin itong nagawa namin. Mm-hmm. At kung ano ang ating mararating. At siya ang aking napili na maglabas nito sa public. Mm-hmm. Kasi siguro yun ang itinuro sa atin ng Panginoon. Mm-hmm. Kasi ako lahat ibinibigay ko lang sa Panginoon sa itaas. Thank you. Thank you po. Sige, sir. Thank you.